Hi everyone, I'm Boo and I'm Debs. Good morning muli, mga viewers. Hello, kumusta po kayong lahat? Andito po kami muli para ipakita sa inyo kung paano ang pagluto ng rellenong bangus. Okay. Ang ating pong mga umpisahan po natin. Ang ating mga sangkap ay ang mga sumusunod. Ayan na po sila. Ayan, bawang, raisins, pickles, ayan, itlog, ayan, carrots, patatas, bell pepper. At ang importante sa lahat ay ang ating bangus. Bangus o milkfish, pati ang kanya, lalo na po ang kanyang balat. Balat ng bangus. Ito po ang kanyang skin. Ito na po ang kanyang pinakakatawan. Umpisahan na po natin na iluto ang ating palamang. Ahihimayin na po natin. Ito po ay nilaga sa konting oil at saka sa konting tubig at saka konting asin. Ngayon, pakikita na namin sa inyo kung paano namin ihimayin ang laman ng bangus. Po. Hindi po nawala ang sarap ng bangus nandito. Kamay-kamay lang po kasi hindi naman siya pwedeng kutsarain, hindi maalis yung tinik. Ayan, matrabaho nga lang, di ba? Pero napakasarap. Tsaga lang, kung gusto mo, no pain, no gain nga, ang sabi ni Doktora. Siyempre, magagawa mo yan dahil para sa iyong loved ones. Ay, matinik nga lang itong bangus, di ba? Matinik. Kita ba ako? Masukusukya. Oo. Matinik nga lang, pero magtsaga. Kailangan ng tsaga. Para may lalaga. Ito na po ang ating hilimay na bangus. Oh. Kasanting na. Kalagunan eh. Kalagunan eh. Kalaguna kanya ni Kiya Katamong Relleno ng bangus. Kala mo naman may gender, ano? Kalaguna. Ibig sabihin, babae. Kasi ibig sabihin nun, maganda, masarap, at saka presentable talaga siya pag i-serve mo. May gender. Oh, kailangan maganda siya. Very appetizing. At ilan pa kaya magpa-parlor kanini? Ah, siguro after 2 years. Hayaan lang muna natin. Di ba sabi nila, 2 years daw yan. Ngayon, kung talagang malakas ang loob mo, makipag ano ka sa crowd, ayun. Sige, go. Ay, hindi ko kaya. Ayaw kong pagsapalaran ng aking lago. Saan mo binili yung ano mo? Charger na yun. Alin? Ito. Yung stainless. Maganda? Oo. Alam mo siya ang ganda niya. Siyempre sa Australia. Australia? Mm-hmm. Ba? Sure. What do you think of Melpica? Siyempre. Siya ang daw. Talaga. Start na po natin ang ating igigisan. Igigisan natin sa bawang. Yung milkfish natin, yung bangus natin, dagdagan natin ng giniling na pork para combination ng lasa ng relleno ng bangus natin. Lalagyan natin na siya ng giniling na pork at saka yung shredded na bangus. Isa na po natin. Unahin na po natin ang ating giniling na pork. Na po ang ating giniling na prito-prito na. Isunod na po natin igigisa ang kanyang bangus. Ang laman ng bangus. Iprito-prito rin natin ang laman ng bangus. Lagay po natin ang ating oyster sauce
hindi napakita dun sa unang ano natin, ingredients. Nagdagdag lang tayo ng oyster sauce, pampasarap. Yung kanyang toyo. Lagay natin ang kanyang patatas. Sabay na natin ang kanyang carrots. Lagyan natin ng konting water pang palambot ng patatas. Ilagay po natin ang garbanzos at ang kanyang raisins at ang kanyang pickles. Last to add is the bell pepper. Almost done. A few moments later. Luto na po yung ating filling. Pinapalamig muna. Habang hinihintay nating lumamig, pakikita namin sa inyo ang aming skin ng bagos. Ito na po siya. Marinated po sa toyo at saka sa kalamansi. Dagdagan pa natin ang kanyang kalamansi para lalong masarap. Gusto ko kasi dito talagang nalalasahan ang lasa ng kalamansi pag in-rye na natin. Iba kasi pag may kalamansi siya, nandun yung asim. Yung asim niya ang lalong nakakasarap sa kanya, yung flavor ng kalamansi. Oh, yung hinahabol-habol mo yung asim. Nam. Pag na masobrang asim, yung ano lang, katampaman lang. Marinate. Bago natin i-fill. Saka pampaalis ng lansa yung kalamansi. Bago natin i-ano, i-stuff yung kanyang palaman. Getting ready. Okay. Pag okay na po ang lahat, idagdag natin ang isang whole egg. Ito ang magiging binder para pag pinirito natin siya at pag in-slice natin, hindi siya sasalbag. Anong Tagalog ng salbag? Para firm. Para firm siya. Hindi siya mag-scatter. Ayan, ito na isang egg. Mukhang kulang. Ayan ang egg. Lagyan natin. Para pag pinirito natin siya, maganda. Okay. Very nice. Beautiful. Now we are ready. Nag-improvise po kami, gumawa kami ng ganito para hindi mahirapan na mag-staff. Wala po kami staffer, kaya ito na lang. Pwede homemade. Rin po kayong gumamit ng ganyan. Iputulin lang po ninyo yung mineral water ninyo, ano? Bottle? Lagyan ng juice. Kaya, oo. Tapos, para maipasok mabuti ang ating mga filling. Ayan, tignan ninyo kung paano. Mga nanay na madiskarte. At may nagregalo sa akin nito si Taratita to. Pinaggawa niya ako. Okay? Kasi pag gumagawa tayo ng longganisa, ganito rin. So, very nice. Mabilis. Hindi yung
nangangalaglag talaga, nahihirapan kang maglagay ng palaman. Ito, diretso malinis lang. Oh. Malinis ang paggawa. Ganda, di ba? Ganyan lang, napakasimple. Para hindi kayo, huwag nating sabing mahirap gumawa ng relleno. Ayan, madali na lang. Meron kayong tool na ganito. Oh, improvise. Oh, so, mapapabuntis nyo kaagad yung bangus. Magiging kasalo at saka kasing chanibu. Oh, tignan nyo. Para siyang buntis. Nabuntis sa ano, palaman. Oh, di ang ganda. Ang bilis mag-staff. See? Ah, diba? Ang ganda. Okay, tingnan natin ha. Okay. Malaki itong bangus na ito eh. Lagay natin doon hanggang sa kanyang anong tawag buntot, nito? Buntot, hanggang sa tail. Hanggang sa kanyang tail. Yan. Usog pa natin. Alam nyo itong ano, yung skin ng bangus, napakatibay na skin. Pero na lang pag kunwari, tina-debone mo at careless yung gumagawa, minsan nabubutas. Oo, kailangan pagbilin mo na ingatan para sa relleno. Ganito lang po kasimple ang gawa ng campus kitchen. Improvised stuffer. Para kung gumagawa ng longganisa. Galing ano? A few moments later. Ito na po ang ating staff na relleno. Itong dalawa. Bago natin iprito, lagyan po natin siya ng flour. I-flour natin para hindi siya didikit. Yan. Ganyan po ang style. Okay. Yan po. Next, ito na ulit. Ganda. Ganda talaga, nakapolbuya. Nakapowder. Kasi pag pinirito mo yan, maaalis yung mukhang powder niya. Lilitaw pa rin ang ganda niya. Ito, medyo nabutas. Lagyan pa natin. Okay. Ready to fry. Okay. Samahan niyo po kami sa pagprito. Mga viewers. Ganyan po ang pagprito ng ating relleno. Ng powder niya. Nakakatulong kasi yung powder para hindi siya dumikit. Pag dumikit kasi siya, wala, nakira ng relleno mo. Mabubutas na yung ano mo, balat. Yung skin ng bangus. Ayan na po, namumug na natin siya. Ibig sabihin, naluluto na siya sa kabila. In about a minute, pwede na natin siya i-turn. Sira ang ating relleno bangus. Perfect siya.
Yay! Done! Perfect! Alright! O, sige. Lagay mo na dun, boo. Okay, tapos na po. Kaya kailangan na natin slice para matikman na natin ang ating rellenong bangus. Guys, be ready sa ating lunch. Mainit. Ay, mapurul yata ang lagari ko. Ay, hindi. Okay. Okay siya. Oh, so hot. Oh, tingnan natin sa loob. Wow! Looking so good and so yummy. Sa campus kitchen lang, makakapag-piesta ka na. Okay. Di mo na kailangan pumunta ng piyesta. Di ba nung bata tayo, piyesta? Oo. Pag piyesta lang. Pinakaano ito, sikat sa piyesta. Oo. Ngayon, hindi na kailangan piyesta. Pwedeng pang araw-araw. Magiging piyesta. Okay. At o campus kitchen. Okay. Thanks. Thanks for watching. See you guys. See you viewers and followers. We love you. Bye. Bye.